Problem number two na tayo sa chapter 4 of the differential equation, substitution by the subsisted equation. So, problem number 2 is, ang gawin mo, since na naka-form na yan ng dy dx, ibig sabihin, standard form na yan. So, kakamit ka na lang ng substitution method. So, b is equivalent of x plus y. So, sir, bakit x plus y? Kasi yan lang yung function ng sign, x plus y lang. So, db is equivalent of, differentiate mo lang ito, dx and dy. So, dx plus dy. So, yan. So, ano yung next? Ang next po is, gagawa ka na lang yan. Hanapin mo yung dy. So, dy is equivalent of what? Equivalent of db minus dx. So, sir, bakit naging negative yung dx? Kasi kapag tinraspose natin yung dy sa kabila, maging negative. Then, divide both sides by negative, maging negative yung dx. So, dito, balikan natin yung problem. So, ang problem dyan is dy all over dx. Tama po ba? Equivalent of sine x plus y. So, ang gawin mo dyan, eliminate natin yan by dx. Sir, bakit nyo imumultiply yan by dx? Kasi, kapag minultiply natin yan by dx, matatanggal yung dx. Ang matira lang dito is dy, which is yun po yung purpose natin para makuha po yung value ng dy, which is yung db minus dx. So, pag minultiply natin dito, magiging dy na lang. So, dito magiging sin x plus y, magiging dx na lang. So, gagamitin na natin yung tinatawag nilang substitution sa isang suggested. So, ano ba yung dy? Sir, ang dy po is db minus dx. So, db minus dx equivalent of sin. Ano ba yung x plus y? Yung b po. Kaya sin b na lang. Then, dx. Then, ito, itatranspose mo sa loob. Sir, bakit nyo po itatranspose? Kasi ang purpose po natin sa pagtranspose para makapag-separable variable na tayo. So, db dx. So, magiging negative kapag tinraspose yung sign. So, dx is equivalent to 0. So, ito, i-combine natin yung dx. So, para makombine natin yung dx, kailangan po natin i-factor out yung dx. So, magiging db then negative 1 dito, positive sine of b then dx then equivalent of 0. Diba? Kasi dx times 1 times negative times 1 is negative dx. Dx times negative times positive sine is negative sine dx. So, divide both sides tayo by positive 1 sine of b. So, ito, pag ito, dinivide natin dito, magiging db all over 1 plus sine of b. Then ito, pag dinivide natin dito, matatanggal. Kaya ang matira yung negative 2dx. Kaya negative dx dito. Equivalent to 0. Then integral na natin ito. So, para ma-integrate natin yan, dito is, hanap po tayo ng isang trigo na kung saan yung pipiliin po natin is magiging invisible. So, magiging invisible siya o equivalent of 1 pa rin. So, katulad nito. So, pwede natin gawin ganito. 1 integral of db all over 1 plus sine of b. So, multiply by 1 minus cos minus sine minus sine b all over 1 minus sine b minus integral of dx equivalent to 0. So, saan ang galing yung 1 minus sine b all over 1 minus sine b? So, dito is kayo na po yung bahala ng pipili ng isang mga trigo na kung saan is magiging 1 pa rin yung value nito. Kasi kapag dinivide po natin yan, 1 pa rin yan. So, yung 1, imumultiply mo dito kasi dito yan galing. So, ito kasi, dito yan galing. So, pag minultiply natin, pag dinivide natin ito, magiging 1. So, yung 1, imumultiply natin sa db, all over 1 plus sin b, magiging ganito rin yung sagot. So, parang wala na rin yung 1. O parang wala rin ito. Pero kung isisimplify natin ang gamit yung trigo, magkakaroon, mag-i-exist siya dito, magkakaroon ng mga ibang equation. So, katulad nito, isisimplify natin. So, ito, 1 minus sin b, multiply mo sa db, magiging integral of 1 minus sin b db. So, ganyan, tama ba? So, ito, 1 plus sin b, multiply mo dito, magiging, so, since na multiplication yan, cross multiplication yan. So, yung 1 minus sin b, multiply mo dito, then 1 plus sin b, multiply mo dito. So, magiging 1 minus sin squared b. So, sir, bakit naging squared yan? So, alam nyo, yung basic Foil method ng algebra,
i-try nyo i-foil method dito. So, ito pa yung makukuha nyo. Try nyo lang. Hindi ko na ipapakita kasi basic algebra lang naman yun. So, alam nyo na yun. So, paano nag-alang si-simplify ng ganun. So, yan. Minus dx. Integral of dx is equivalent of 0. So, 1. Basta foil method dito. I-try nyo i-foil method. Ito yung makukuha nyo. Basta alam nyo kung paano i-simplify. So, ito. Yan. Ano yung next step natin? So, ang next step po natin dyan is 1 minus sine squared b is Pythagorean identities yan, sir. So, ano yung identities niya? Ang identities po niyan, sine b, b dito. Ang identities po niyan is cosine squared b. So, Pythagorean identities, di ba? So, integral of dx is equivalent of 0. So, yan. So, ang next po, i-divide natin by 1 all over cosine. Kasi may operation of negative sa taas. So, minus naman sa sine all over cosine. Di ba? Algebra lang naman. So, nakialam na si algebra. So, integral of dx, equivalent of 0. So, 1 all over cosine. Ano ba yung identities ng 1 all over cosine? Reciprocal identities po yan, sir. Ng 1 all over secant. Tama ba? So, kung 1 all over cosine is reciprocal identities ng secant, 1, magiging secant yan, sir, squared b. So, bakit secant squared b? Bakit may squared, sir? Kasi may squared yung cosine. So, kung walang squared, secant na lang. So, dahil may squared, so magiging secant, squared na lang siya. So, b. So, ito, ano ito? Ito is separate mo. Gawin mo, integral of what? Integral of sine b all over cosine b multiply by what? Multiply by 1 cosine of b minus integral of dx is equal to 0. So, sir, bakit naging ganito? Kasi ito, cosine b times cosine b is cosine squared b. So, ito, sine b. So, mag-assume ka na lang 1 numerator. So, alam mo, ang sine over cosine is tangent. Tama ba? So, integral of what? Integral ng secant, lagyan mo dito, secant squared b minus integral of sine over cosine is tangent. Tangent b. So, 1 all over cosine is reciprocal identities of the secant. So, secant yan. Secant b. Ito, cosine identities. So, maraming identities na na-involve dito. So, ano yung next step natin? So, burayin natin ito. Burayin natin ito. So, yan. Ito, ang integral ng secant. Kung natatandaan nyo, sana hindi nyo nakalimutan. Ang integral ng secant is called b is tangent. Tama ba? Integral nito is tangent. Kasi kung natatanda nyo, ang derivative ng tangent is secant squared. So, ang integral ng secant squared is tangent. So, tangent b. Ito. So, paano naman yung tan b, secant u, secant b? E di, secant na lang yung integral nito. Secant b. So, sir, bakit naging secant b ito? Ito, meron itong integral na dx. So, bakit naging secant b? Kasi alam mo na ang ano ng secant, ang derivative ng secant is tangent x secant x. So, ang integral ng tangent to secant is secant na lang. So, parang baliktad lang. So, integral of dx is x is equivalent of 0. So, kunin mo na yung value ng b. So, tangent dito. So, tan. Ano ba yung value ng b? Sir, yung x plus y. So, x plus y minus secant b. Ano ba yung b mo? Yung x plus y. Yung x plus y minus mo sa minus what? Minus mo sa x. So, minus x yan. Minus x equivalent of 0. Pero hindi siya 0, c siya. Yan po yung kailangan mo integrate yan. C. So, i-transpose mo lang yung x. Magiging ganito siya. Tangent of x plus y magiging secant of x plus y magiging x plus c na lang. So, ito na yung final answer dito sa problem number 2. So, tangent x plus y minus secant x plus y equal to x plus c. So, yan pa yung sagot.